Kumusta mga geek? Welcome back ulit dito sa aking channel. At sa video na to ay gagawa tayo ng web server sa loob ng Android phone gamit yung Termux at mag-install tayo ng tinatawag na Apache sa loob. Bago tayo magsimula, meron muna tayong mga babatiin sa ating channel. Si Askpe Lope, yung pamangkin ko yan. Si Richard Modelo, Mr. Punk, Chun Chun Maru, salamat nga pala at na-appreciate mo yung mga programming tutorial na ginagawa ko, yung series. At si Senpai Gaming, diba? Si Anonymous 029, si JN Espinosa, si Saroro TV, at si Kuya Jao TV. Yun, pinopromote ko nga pala ang channel ni Kuya Jao TV, puntahan nyo at supportahan nyo siya. Kung gusto natin maging isang developer o web developer, programmer, IT, at lalo na kung gusto natin maging hacker, kailangan natin matutunan kung paano ba ginagawa at nagwo-work ang isang tinatawag na website. Kaya gagawa tayo ngayon ng web server sa loob ng Android phone at gagamit tayo ng Termux. Bago yan, kailangan muna natin maintindihan ang pagkakaiba ng web page, website, at web server. Unahin natin yung web page. Ito yung document na nakikita natin sa isang browser. Diyan natin makikita ang mga content ng isang website tulad ng text, picture, links, videos at iba pang content. Usually ang webpage ay gawa sa HTML or yung tinatawag na hypertext markup language. Ang website naman ay ang location kung saan makikita ang webpage. Ang isang website ay maaaring binubuo ng maraming webpage. Karaniwan ng website ay merong tinatawag na DNS or domain name tulad ng Wikipedia, Facebook, Google, Twitter at marami pa. At ang web server naman ay ang host kung saan nakalagay ang isang website. Ang web server ang nagpoproseso para ma-access natin ang isang website sa pamamagitan ng HTTP or Hypertext Transfer Protocol. At ma-access natin sa isang browser tulad ng Firefox, Chrome, Safari at iba pa. Ito ay maaaring pagganahin sa loob ng isang computer, virtual machine or cloud hosting. So imbis na gagamit tayo ng isang computer or virtual machine o kaya cloud, Android phone ang gagamitin natin at dun tayo mag-install ng tinatawag na web server. Ayan, open na tayo ng Termux dito sa aking Android phone. At start na tayo. Kaya lang, rotate natin. So madali lang naman. Kailangan lang naman natin install dito yung tinatawag na Apache server or yung Apache. So version 2 ang gagamitin natin dito. Tatype lang natin apt-get apt-install Apache 2, then ayan, ganyan lang, tapos mag-yes lang tayo. Yung Apache 2 yun yung web server application or libraries module na ini-install sa mga Linux servers. Kapag Windows naman ang gagamitin nyo, pwedeng gumamit kayo ng XAMPP. Pwede rin. So ayan, na-install na yung Apache. Successful na siya. So ang kailangan na lang natin dito ay i-run siya. So paano ba nirarun? Ganun lang kadali. Apache. Yan, ganyan. Tapos, Apache CTL. Then, start. Yan, nagra-run na yan. Tingnan natin kung anong bang IP address nito. ifconfig. So, 101.192.168.254.101. Yan. So, record tayo dito ng sa computer. So dapat dito sa computer ko nasa isang network naman sila.
Okay, parehas naka-connect sa Wi-Fi itong Android phone ko tsaka yung laptop ko. So, dapat ma-access ko na yung web server dito sa laptop. Which is, yung web server ay nandito na sa loob ng Termux Android phone. So, ano nga ba yan? So, dapat pag tinipe ko to 192.168.254.101, yung default na port na ginagamit niya ay 8080. So, 8080. And, ulitin natin ha. 192.168.254.101:8080. Itong 8080 is port number yan. So, nasa configuration yan, depende sa default configuration ng Apache. So, ang default niya is 8080. Yan, it works. So, lumabas, nagwo-work na yung web server dito sa loob ng ating Android phone. Yan na. So, i-configure na lang to para hindi siya 8080. Kasi dapat 80 lang siya. Yan. 80 means HTTP. Yung HTTPS naman ay 443 kung hindi ako nagkakamali. Tama ba? So, ang goal muna natin is itong it works. Baguhin natin to. Dapat nandun yan eh. Find nga natin yan. index.html yan. Ang alam ko. Find kailangan mahanap ko yung htdocs. Find name index.html. Ayun, mali pala yung ini-edit ko. Dapat pala user share. Kaya pala hindi nababago. Share Apache. Ayun, nandito pala. Default site htdocs. Teka lang. And then, nandito yung index.php. Ayaw kasi mag-implement eh. Bakit? Default site. htdocs. Baguhin nga natin to. Ayun, nakalagay dito it works. Palitan natin it hacks. hindi corny. It hacks. Yan. Kailangan may alam din tayong konti sa HTML, syempre. Ayan, bakit wala? Ay, hindi pa nga pala. Namatay nga pala. Apache restart. Oh, nasira. Teka lang. Balik nga natin to. 192 start lang. Ayaw na. Balik na natin sa dati. 8080.
Ayun. Balik, binalik ko na lang muna sa 8080. Bakit ayaw? Yan. Ayan na. It hacks na. Lumabas. So, yung in-edit natin kanina, gumana na. So, dito lang yung file niyan. Yung index.html. Ayan yung link. Then, dyan, pwede na kayong magbago-bago. Gumawa na kayo ng sarili nyong website. Baguhin nyo lang yung laman nitong index.html. Ayan, meron na tayong web server dito sa Android phone na pwede nating gawin at sa mga gustong gumawa ng sarili nilang website at tawag doon web server at i-try na wala kayong tinatawag na wala kayong computer, pwede pa rin kayong gumawa ng sarili nyong webpage gamit yung Termux. Kailangan lang yung Apache. So, kung magtatanong naman kayo kung paano naman natin siya ma-access sa labas. Halimbawa, yung gagawin na talaga nating full website na ma-access na sa labas ng network natin sa loob ng bahay. Kunyari, internet na. Nasa internet, access na ng ibang tao. Kailangan na natin dyan ang tinatawag na public IP address na ibibigay o binibigay ng isang internet provider. So, sa akin kasi, gamit ko lang is Globe Broadband. Wala siyang tinatawag na public IP na pinuprovide. Nire-request dyan sa isang internet provider tulad ng PLDT Smart or Globe, then may karagdagang bayad yan para sa ganyan. Ang alam ko nga dapat business, for business purpose yan. So bibigyan kayo ng public IP, then ibabind nyo, ipoport forwarding nyo yan yung Android phone, nakaport forwarding yung 8080 palabas ng internet. So, para maging talagang website siya na pwedeng ma-access na sa labas. At bibili kayo ng tinatawag na domain or DNS or domain name. Binibili din siya para may pangalan siya. Hindi lang IP address, kundi may pangalan talaga. Ayun, sana meron kayong natutunan sa video na to. At sana naintindihan nyo kahit papano yung ginagawa ko dito. At kung nagustuhan nyo to at meron kayong natutunan, i-share nyo tong video na to. At i-like nyo, wag nyo kalimutan mag-like. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe kayo sa channel ko. Paalam na sa sunod ulit na video. Bye!